Usapang Ipon. Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Ginawa ko tong video na to para sa mga gustong makaipon. First, kung gusto mo makaipon, dapat careful ka dun sa mga small expenses. Ano ba yung small expenses? Ito yung maliliit na bagay na kung titignan mo, wala lang naman, pero pag nag-compute ka, malaki pala. Halimbawa, karaniwan na sa atin yung pag may gusto kang bilhin tapos 100 lang naman, ang bilis natin mag-decide kasi 100 pesos lang naman eh. Ang sweldo ko nasa 30,000 a month, so bariya lang yung 100 pesos. Halimbawa, milk tea. Madalas tayo bumili niyan kasi masarap, nakaka-refresh, at syempre 100 pesos lang naman eh. Sweldo naman ay deserve a milk tea. Pero alam mo bang dahil 100 pesos lang naman yan, kung apat na beses sa isang buwan mo yung binibili o once a week, 400 pesos a month na ang ginagastos mo o 4,800 in 1 year. At kung 10 taon ka nang nagtatrabaho, 48,000 yun. Grabe no, 100 pesos lang kung titignan mo pero kung mag-compute ka, malaki din pala. Eh di ba ang sample ko simple lang? Posible na kapag inipon mo yung paisa-isa mong 100 pesos, pwedeng naglalabas ka na pala ng 3,000 kada buwan sa mga maliliit na bagay. Ang 3,000 ay 36,000 in a year. At kung marami ka nang nasayang na 3,000 sa 10 taon mong pagtatrabaho, 360,000 na pala yung dumaan lang sa kamay mo. Again, 360,000. Ilan ba sa mga empleyado ang may savings na 360,000? Eto pa, yung 48,000 sanang naipon mo kung hindi ka basta bili ng milk tea, kung ininvest mo pa yan, sana may 84,000 ka na ngayon. At yung 3,000 a month na din natin namamalayan na pinadaan natin sa mga kamay natin, kung na-invest mo sana ay nasa 690,000. My point is, madalas nating excuse maliit lang sweldo natin kaya hindi tayo nakakaipon. Pero kapag nag-compute tayo, marami lang pala tayong 100 pesos na sinayang. Again, reminder to sa mga wala pa talagang naiipon. Kung nakakapag-ipon ka naman kada buwan, this is not for you. Go ahead, buy milk tea kung may matitira pa namang savings sa sweldo mo. Second, decision. Kung gusto mo talaga makaipon this time, malaking bagay yung daily decision mo. Hindi lang dapat go ng go. I mean, di pwedeng gastos lang ng gastos. Dapat iisipin mo din, pag naglabas ako ng pera, dapat may balik. Halimbawa, may extrang 300 pesos ka. Yung decision mo kung saan mo gagastusin yung 300 pesos ay napaka-importante. Madalas, ang hilig natin kumain. Kaya pag may sobrang 300 pesos, napupunta sa dessert, busog na tayo, gusto pa natin pag nag-order tayo, upgrade pa. Bihira yung pag may 300 pesos na excess money, ibibili ng libro. Naalala ko yung libro ni Robert Kiyosaki na sobrang nakatulong sa akin, yung Retire Young, Retire Rich. Ang value niya nasa 300 pesos lang pero yung natulong sa finances ko, sobrang laki. Natuto ko ng mga strategies na lifetime ang benefit. Share ko lang last time na nag-try kami sa isang restaurant ng husband ko. Pagdating ng order, akala ko nagkamali pa ng bigay kasi sabi ko anong special dito eh plain rice lang din to na may color yellow sa ibabaw. 30 pesos na ba yun? Ang lasa niya din naman eh special kasi lasang plain rice lang din siya na color yellow lang. My point is, madalas kasi nag-upgrade pa tayo kahit di naman kailangan. Gusto pa natin ng special or extra rice kahit pwede naman yung regular lang. So again, importante yung decision natin kung saan natin ilalagay ang pera. Third, perspective o yung pananaw natin sa isang bagay. Para sa'yo ba ang pagbili ng libro ay gastos lang, sayang lang ang pera? O para sa'yo ba ang pagbili at pagbabasa ng libro ay investment? Para sa'yo ba ang pag-iipon ay wala lang, hindi priority, bahala na? O para sa'yo ba ang pag-iipon ay mahalagang simulan? At para sa'yo ba ang pag-iipon ay tinitignan mo na maraming matutulong sa'yo at sa iyong pamilya? Kung ano ang pananaw mo sa isang bagay, makikita yan sa ginagawa mo. Fourth, fight procrastination. Start when you are not ready. Sigurado ka, Ms. Roan, paano ako magsisimula? Eh, di nga ako ready. Pero ang tanong ko sa'yo, kung di ka nakakaipon ngayon na may trabaho ka, malakas ka at bata ka pa,
paano pa kaya kung wala ka ng work, may sakit ka na at matanda na? Sa pag-iipon, hindi mo talaga yan masisimulan kung marami kang excuses. Di ba maraming artista na sumikat na dati ay pa-extra-extra lang? May mga singer na sumikat na dati ay pakanta-kanta lang sa barangay. My point is, hindi sila sumikat dahil sobrang galing na agad nila. Nagsimula silang rumakit nang di pa sila magaling. Ganon din sa pag-iipon. Simulan mo kahit magkano. Kasi the more na ginagawa mo, nade-develop yung habit mo na magtabi. Ang dating mahirap, madali na lang kung lagi mong ginagawa. At para malabanan mo rin ang procrastination, ang saka na lang, bukas na lang, use the pain and pleasure approach. Ilista mo yung pain at ilista mo yung pleasure. Kung wala kang ipon, mahirap. Kasi pag kailangan mo ng pera, uutang ka. Di ka rin pwedeng mawala ng trabaho kasi saan ka kukuha ng panggastos. Pero pag may ipon ka, di ba masarap yung feeling na wala kang utang? May mahuhugot ka in case of emergency, kagaya ng kung mawalan ka ng trabaho. At syempre, bukod sa savings, kung nag-i-invest ka, kikita ka pa ng mas malaki dahil sa income from your investment. Kung nakakapag-invest ka ng 3,000 a month, in 5 years, meron kang 245,000. Yan ang mawawala sa'yo kung lagi mong dinedelay ang pag-iipon. Again, magsimula ka mag-ipon kahit magkano. Kasi kapag nagsimula ka mag-ipon, after 5 years, sigurado akong pasasalamatan mo ang sarili mo na nagsimula ka. And lastly, have second income. Sabihin na lang natin na sapat lang panggastos kada buwan para sa pamilya mo ang sinasweldo mo ngayon. So wala kang naiipon. Huwag mong pilitin, okay lang yan. Ang gawin mo na lang, rumakit ka. Have second income. For me, sa panahon ngayon, dahil sa technology, sa internet, sa social media, ang dami ng pwedeng pagkakitaan. Kahit isang oras lang ang ilaan mo kada araw. Yung kikitain mo from your racket, itabi mo. Yun ang isave mo. Doon mo kunin ang ilalagay mo sa investment. Kasi malaking bagay na kahit 3,000 a month, may natatabi ka. Kung gusto mo maging financial educator like me, please email me at roancelis@gmail.com. Please indicate in the subject, I want to become a financial educator. Again, to recap ang mga napag-usapan natin, para makapag-ipon ka, first, be careful dun sa mga small expenses o maliliit na bagay. Second, your daily decision is very important. Third, importante din ang perspective o pananaw mo sa isang bagay. Fourth, fight procrastination. Use the pain and pleasure approach. And lastly, have second income. For basic financial guide, you may download free ebook of The Secret to Saving and Building Your Future. Please check the link below. Para sa mga gustong mag-invest, you may also check the link below for investment options. Bonus part, meron akong dalawang subscribers na humabol magbigay ng testimonials. Nagsimula na sila mag-invest sa recommended savings program natin na Kaiser. Pakinggan natin ang message nila. Hi everyone, I'm Jocelyn Oftana, an OFW here in Jordan. 5 years na akong nag-work dito. And for 2 years na akong nag-i-invest sa Kaiser. Nag-i-invest ako sa Kaiser for my retirement. Natutunan ko sa mga videos ni Roan ang tamang pag-handle ng pera and how we maximize our time to earn more and learn new skills. Especially for us OFWs, let us take advantage of the internet where we can leverage our time so we can have more time to spend sa mga bagay na mas importante gaya ng ating pamilya. Thank you and God bless you all. Hi, I'm Marlon Quintero, isa akong OFW dito sa South Korea. I've been working here for more than 3 years now as a factory worker. And to be honest, wala pa akong naiipon. So, naghanap ako ng mga paraan kung paano makakapag-save o magkaroon mo lang ng kahit konting investment para sa future ko. Para kung sakaling wala na ako rito, kahit paano, may pinuntahan yung aking pag-abroad. And then, nag-search ako sa YouTube. Nakita ko yung mga videos ni Ma'am Roan Capistrano about financial literacy.
isa sa mga features niya sa mga videos niya ay yung about sa Kaiser Health Insurance. Maganda siya, nakita ko na doon kahit papano masisecure ko ang future ng pamilya ko at ako na rin pagdating ng panahon na pagtanda ko. Maraming videos si Ma'am Roan sa YouTube about financial literacy. Marami kayong pwede matutunan sa kanya about financial management. Ma'am Roan, maraming salamat sa iyo at please continue to educate all Filipinos about financial literacy and management. Maraming salamat, Ma'am Roan. Mabuhay po kayo. Again, this is Roan Celis Capistrano. You may email me at roancelis@gmail.com. Also, please add me in Facebook, Roan Celis Capistrano. To learn more about savings and investment, please check the link below and subscribe. Thank you for watching!